maliban sa kanilang mga karera. Pagkatapos na masungkit nila ang corona, sinusubaybayan din ng mga pageant at showbiz fans ang love life ng mga beauty queen. Kasama na dito ang mga kontrobersyal na mga hiwalayan na talaga namang pinag-usapan. Narito ang listahan. The Philippine Showbiz List presents pinaka-kontrobersyal na breakups ng Pinay beauty queens. Maxine Medina with Mark Stopacio. 7 taon din ang tinagal ng relasyon ng model actor na si Mark Stopacio at ni Miss Universe Philippines 2016 Maxine Medina bago nila winakasan ito noong 2018. Para sa iba, nalampasan ng araw ng dalawa ang tinatawag na 7-year itch ng isang relasyon. Marami ang nagulat at nang hinayang dahil inakala ng lahat ay hahantong sa kasalan ang kanilang pag-iibigan. Inamin ni Mark na napag-usapan nila noon ni Maxine ang pagpapakasal pero hanggang pag-uusap lang at walang plano. Sa isang panayam, sinabi ni Maxina, kailangan nila ni Marks ng space na mahalin muna ang kanilang sarili upang ma-appreciate nila ang isa't isa. Pero hindi niya inilantad ang tunay na dahilan kung bakit tinuldukan nila ang 7 taon nilang relasyon. Miriam Kiambao with Claudio Rondinelli. Natutunan ko na bago ka pala mag-asawa, dapat kilalang kilala mo yung papakasalan mo. Pareho kayo dapat ng values, especially spiritual values. Ito ang isa sa natutunan ni Miss Universe 1999 first runner-up Miriam Kiambao nang mauwi sa hiwalayan ang 2 taong pagsasama nila ng dating asawang Italian businessman na si Claudio Rondinelli noong 2006. Sa isang panayam, inamin ni Miriam ang pagkakaroon ng third party ng mister na nakipagrelasyon ito sa mas bata pa sa kanya. Hindi rin ikinailan ni Miriam na sa kanilang pagsasamang mag-asawa ay hindi siya nabibigyan ng oras at atensyon ng mister at madalas na pera ang ginagamit nito upang mabigyang puwang ang pagkukulang. Dito rin inamin ni Miriam na dumana siya ng depression at ilang beses na tumatakbo sa isip niya ang magpakamatay pero nilabanan niya ito. Mahirap at masakit man ay nilakasan niya ang kanyang loob at ang desisyong tapusin ang relasyon nilang mag-asawa at nagbalik bansa siya upang ipagpatuloy ang kanyang buhay. Pia Wurtzbach with Marlon Stackinger. Sa pamamagitan ng official statement na inilabas ni Miss Universe 2015, Pia Wurtzbach noong December 6, 2019, kinumpirma niya na hiwalay na sila ng professional race car driver na si Marlon Stackinger. Nauna na pabalita ang kanilang paghihiwalay noong September 2019, 2 buwan bago sana ang kanilang 3rd anibersaryo. Mariin namang itinanggi ni Pia ang lumalabas na balita na naging financially dependent sa kanya ang ex-boyfriend at ang pamilya nito. Dagdag pa niya na umaasa siyang maging maayos si Marlon at ang pamilya nito. Inamin ni Pia noon na siya ang gumawa ng first move upang magkakilala sila ni Marlon sa pamamagitan ng paglalike ng mga litrato nito sa Instagram. Matatanda ang noong March 2017 nang pumutok ang balitang may kambal na anak si Marlon mula sa dating karelasyon. Ngunit sa kabila nito ay nanatili si Pia sa piling ng nobyo. Rabia Mateo with Neil Salvacion. I promise not to leave him, even if I win. We've been dating for 6 years. He's my first boyfriend. We've been together since college. I can make a man stay. Ito ang binitawang pahayag ni Rabia sa panayam sa kanya ng ABS-CBN News noong November 2, 2020 tungkol sa kanyang nobyong si Neil Salvacion. Ngunit naglabasa ng mga espekulasyong hiwalay na ang dalawa noong May 2021 matapos lumaban ni Rabia sa Miss Universe 2020 sa US at ang pag-amin nito na complicated ang relasyon nila ni Neil. At noong June 4, 2021 sa Instagram stories na binahagi ni Neil, kinumpirma niya na naghiwalay na sila ni Rabia. Nakiusap noon si Neil na huwag husgahan si Rabia dahil pareho silang masaya sa kanikanilang buhay at alam daw niya ang pinaghirapan ng dating nobya kung ano man ang narating nito. Sinundan yun ang pahayag ni Rabia na mag-uusap sila ni Neil pagbalik niya ng Pilipinas. Pero maraming nagulat sa ginawang pasabog ni Neil noong September 7, 2021 nang mag-audition ito sa isang reality show at nagdeklarang iniwan siya ng nobya para sa corona. Umani ng iba't ibang reaksyon ang paninisi ni Neil sa pagsali ni Rabia sa beauty pageant sa pagkasira ng kanilang relasyon. Marami ang hindi natuwa sa ginawang ito ni Neil at may iba rin nahusgahan si Rabia dahil sa issue. Ayon kay Rabia, humingi ng paumanhin sa kanya si Neil pagkatapos kumalat sa social media ang audition video nito. Janine Togonon
with JP Santos. I think it's gonna be my loss if I break up with JP. If I were to choose a lifetime partner, I would choose him. Ito ang matatanda ang sinabi ni Janine sa isang interview pagkabalik niya sa Pilipinas noong January 2013, kasunod ng pagkakatanghal niya bilang Miss Universe 2012 first runner-up, na hinding-hindi sila maghihiwalay ng kanyang boyfriend si JP Santos. Matapos nito, umani ng iba't ibang reaksyon ang pag-amin ni Janine sa morning talk show ng ABS-CBN na Chris TV noong April 16, 2013, na hiwalay na sila ng kanyang non-showbiz boyfriend na si JP. Magkasamang nag-guest na JP at Janine sa naturang programa at dito inamin ng beauty queen na pinag-awayan nila ang patuloy na komunikasyon niya sa vocalist ng bandang The Script na si Danny O'Donoghue. Ayon kay Janine, sobrang fan siya ng The Script at nakilala raw niya ng personal si Danny noong nagkaroon ng concert ang banda nito sa bansa. Sa ginawang meet and greet, sinabi umano ni Danny na i-follow siya ni Janine sa Twitter at ipa-follow back niya rin ang beauty queen. Dito raw nagsimula silang magpalitan ng mensahe na hindi kinatuwa ni JP at napagmumulan na kanilang pagtatalo. Kung kaya nakapag-desisyon si Janine na tapusin ang kanilang relasyon ng nobyo sapagat ayaw umano niya na may iba pang iniisip. Ibinahagi naman ni JP na hindi niya pinipilit na magkabalikan silang muli ni Janine, pero aminado siyang sinusuyo niya ito at umaasa na maayos pa ang kanilang relasyon. Catriona Gray with Clint Bondad. Mahigit 6 taong magkarelasyon sina Clint at Catriona bago sila naghiwalay noong December 2018. Pero sa isang TV interview noong February 2019, sinabi ni Catriona na bago siya lumaban sa Miss Universe 2018 kung saan naiuwi niya ang corona, ay hindi na sila nag-uusap ni Clint. Ang tingin daw ni Catriona ay na-outgrow nila ni Clint ang isa't isa. Sinang-ayuna naman ni Clint ang sinabi ni Catriona at inamin sa kanyang Instagram post noon na pinagdadaanan siyang matinding depression at personal issues na tingin niya ay naka-apekto sa relasyon nila ng beauty queen. Kasunod nito ang misteryoso mga Instagram post ni Clint na kung magbabasihan ay mapapansin na hindi pa ito naka-move on sa paghihiwalay nila ni Catriona. Noong July 15, 2020, may mga post si Clint kung saan makikita ang pangalang Sam at mayroon ding iba pa na tila nagpaparinig tungkol sa kanyang ex. Pinaalalahanan niya ang isang Sam na huwag mangilag sa kanya. Sa isa pang Instagram stories, nagbahagi si Clint ng larawang may mensaheng naglalaman ng salitang hell na sinundan niya naman katagang it's comfy here. Dagdag pa ni Clint, don't worry, I am only the ex. Matatandaan din na noong December 2018, kumalat sa social media ang litrato ni Sam Milby at Catriona na magkasama sa isang farm. At ang naging espekulasyon ay si Sam daw ang dahilan ng paghihiwalay ni Clint at Catriona. Noong December 2019, sa isang panayam, nilinaw ni Catriona na magkaibigan lang sila ni Sam dahil sa pareho raw sila ng talent manager at dinadaluhang simbahan. Hanggang sa umamin si Sam tungkol sa relasyon nila ni Catriona noong May 23, 2020. Sakto sa 36th birthday ni Sam. Beatriz Gomez with Kate Jagdon. Naghiwalay sila Beatriz at Kate noong November 2021 o isang buwan bago ang Miss Universe 2021 pageant sa Israel. Higit na 6 taon ang itinagal ng kanilang relasyon. Nabatikos noon si Beatriz dahil sa usap-usapan na iniwan niya sa ere si Kate para sa corona. Ngunit sa kanyang Instagram stories noong February 16, 2022, ibinahagi ni Beatriz ang kanyang side sa breakup nila ni Kate. Panahon na raw para ituwid ang mga maling akusasyon sa kanya. Ayon sa beauty queen, natuklasan niya may third party sa parte ni Kate sa sagsagan ng pagsali niya sa Miss Universe Philippines noong September 2021. Mas ginugol daw ni Kate ang oras sa paglabas-labas at pakikipagbarkada. Aminado si Beatriz na nagkulang siya ng panahon para sa nobya, pero hindi raw tama. Nasisihin siya ng ibang tao ngayon hindi alam ng mga ito ang buong kwento. Inakusahan din siyang ginamit lang niyang LGBT community para magkaroon ng mas malawak na impluensya. Pero ani Beatriz, kung talaga naghahanap siya ng clout, ay nanatili raw sana siya sa relasyon nila ni Kate kay toxic na ito. Sa huli, iginiit ni Beatriz na minahal niya si Kate at hindi niya pinagsisisihan ang panahong magkasama sila. Rufa Gutierrez with Ilmas Bektas. Si Rufa ang itinanghal na second runner-up sa ginanap na Miss World 1993. Ikinasal siya sa mayamang Turkish businessman na si Ilmas Bektas sa isang magarbong seremonya noong 2003. Nagbunga ng dalawang anak na babae ang kanilang pagsasama, sina Lauren at Venice. Ngunit ang kinainggitan at inakalang mala fairy tale na pagsasama ng mag-asawa ay nauwi sa hiwalayan. Isinapubliko nila Rufa at Ilmas ang kanilang paghihiwalay sa pamamagitan ng joint statement noong 2007. Naging kontrobersyal at pinag-usapan ang ginawang pag-amin ni Rufa na nakaranas siya ng domestic violence mula sa dating asawa. Ito rin ang dahilan kung bakit takot siya na pumunta sa Istanbul, Turkey sa tuwing iniimitahan siya noon ni Ilmas.
Maggie Wilson with Victor Consunhi. Noong September 2021, inanunsyo ng dating beauty queen na si Maggie Wilson na hiwalay na sila na kanyang asawang si Victor Consunhi matapos ang 11 taon na pagsasama. Pero mananatili raw silang mabuting magkaibigan at partner para sa pagpapalaki at pag-aalaga ng kanilang anak na si Connor. Ipinagtaka naman ang kanilang mga taga-subaybay ang balitang ito sapagkat isa ang relasyon nila sa talagang hinangaan at animo ay perpekto. Taliwas na unang sinabi ni Maggie na maayos ang paghihiwalay nila ng mister, sunod-sunod naman ang mga naging post nito sa social media na may kinalaman sa relasyon niya kay Victor. Base sa Instagram post ni Maggie noong December 26, 2021, may matinding dahilan sa likod ng hiwalayan nila ng mister. Naghihintay lang daw siya ng tamang panahon para isa publiko ang buong pangyayari. Hindi raw yun dahil ipinagpalit niya ito sa ibang lalaki, kundi sa mga bagay na lubos na nagpahirap sa kanya sa huling mga buwan at taon ng kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Isa pa sa naging issue na inalamahan ni Maggie ay ang pagsuway ni Victor sa usapan nilang payagan siyang makapiling ang kanilang anak noong araw ng Pasko. Ilang oras makalipas ipinost ang kanyang hinaing, agad na nag-update si Maggie na kapiling na niya ang anak. Kasunod din nito, ibinunyag niya na pahirapan pa rin ang co-parenting status nila. Kylie Versosa with Jake Cuenca. Isa naman sa hindi inaasahang hiwalayan ang 3 taong pag-iibigan na na Jake Cuenca at ni Miss International 2016 Kylie Versosa. Naging bukas ang dalawa sa publiko sa pagpapahayag kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Ngunit noong September 23, 2022 sa pamamagitan ng Instagram post, kinumpirma ni Jake na hiwalay na sila ni Kylie. This was us. Ito ang bungad niya na may kalakip na larawan ng miniatures nila ni Kylie kasama ang dalawa nilang alagang aso. May litrato din silang magkahawak kamay. Ayon sa aktor, hindi madali ang desisyon nilang maghiwalay ni Kylie. Ngunit sinabi niya na nanatili silang mabuting magkaibigan ni Kylie kahit na magkahiwalay na ang kanilang mga landas. Makalipas ang ilang minuto ay pinost ni Jake ang litrato niyang umiiyak. Walang caption ito pero hindi maikakailang may kinalaman ito sa hiwalayan nila ni Kylie. Muli ito nasundan ng iba pang IG stories na quote cards at isa rito ay nagsasabing, "Let them keep what they took from you." Nilagyan niya yun ng crying emoji. Sinundan niya yun ng kantang Let It Go ni James Bay, isang hugot song tungkol sa dalawang nag-iibigan noon pero nauwi sa awayan at pagkakanya-kanya ng buhay. Matatandaan na noong April 19, 2022 na una nang umugong ang balitang hiwalayan ng dalawa dahil sa cryptic post ni Kylie na broken. Nasundan pa ito ng pag-iyak ni Kylie sa It's Showtime. I-post ang inyong comments at reaction sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!